Hello mga ka-LG! Talaga namang salamat sa pagsama nyo sa akin ha. Talagang nakakagaan ng pakiramdam at sarap sa puso na narating natin ang taas ng Taal Basilica. Nakakatakot pero salamat at sinamahan nyo ako. Pero ngayon, medyo pupuntahan tayo. Ito yung medyo misteryosong lugar. Kasi usap-usapan dito sa Taal at maging sa ibang lugar na dito sa Taal ay may tunnel o yung lihim na lagusan. Medyo na-curious ako kasi bata pa lang ako, ito na yung aking narinig na mga kwento. Kung tunay ba? Pupuntahan natin kung tunay ba ka. Kasi minsan nakita ko na rin ako ito eh, pero gusto ko lang silipin ngayon. Kasama ko kayo kasi hindi ko kayang silipin, ako lang. May misteryosong lihim na lagusan dito sa Taal Basilica. Samahan niyo ako. Let's G! Good. Let's go and let's God. So, sa sandaling ito ay kay aking ipapasyal sa bawat sulok ng Taal Basilica. Pero bago tayo pumunta doon, may pupuntahan tayong napaka mahalaga na dapat ninyong makita. Ito yung libingan ng mga Kastila. So, samahan nyo ako ha. Sapagkat hindi lang pala ganda ng simbahan ng loob at labas ng Taal Basilica. Idol, mga kapatid, hindi lang ang tunnel ang lihim na mistero dito sa Taal Basilica. Meron ding libingan ng mga Kastila. So, ibig sabihin, napakatagal na nitong libingan ito panahon pa ng mga Kastila. At ating pupuntahan at samahan niyo ako. Ito ay naniniwala ko na dati ito ay parte ng simbahan o kung hindi man parte ng simbahan, yung lawak ng lupa nung panahon ng mga Kastila. Samahan niyo ako. Yan, bakit tayo rin. Hindi mo akalain na ito ang libingan ng mga Kastila. So kitang-kita natin ang kakaibahan, pero kapag iginarito, parang bumabalik tayo sa nakaraan. At napakayaman ng kasaysayan ito. So ito'y parte ng simbahan pa dati, pero makikita natin na ang kultura at istorya at kasaysayan ay kitang-kita natin dahil alam nating napakalawak at napakayaman ng pananampalataya natin bilang mga Katoliko o Kristiyano. Let's G! Bibighanin kayo sa kagandahan ng Taal Basilica sa loob. Wow! Ang oras ngayon, 6:20 ng gabi. Salamat at kahit paano makikita natin ang ganda ng Taal Basilica, mga ilaw na lalong nagpapa
ganda ng mga statue ng simbahan. Mapapansin natin sa gawing kangang natin ay narito yung pinatawag na pulpito. Ito yung nunguna ang pari ay dyan nagsasermon. Sapagat alam naman ninyo, nung unay walang kuryente, nung unay walang sound system, walang ilaw, pero kapag doon tumaas ang pari, doon siya nagsesermon, doon siya nangangaral ng salita ng Diyos. So, testingin natin. Aakit ako doon. Titignan ko kung makikita niyo ako. Kasi dapat andoon, hindi lang malakas ang boses, dapat ay matangkad. Yun ang problema ko. Medyo maliit. Dapat pala may tuntungan ako. So, dito, nung unang panahon, dito nangangaral ang pari. So, sa halip na sa altar, dito nagbabasa ng Biblia at nagsesermon, nag-homily. Mula rito hanggang doon, mula rito hanggang doon, ang salita ng Diyos. Isa mga bakal, ito na lang. So, tutuloy tayo. Ito yung altar table. Kung mapapansin ninyo, ito yung mga talagang silver plated. At nakakatuwa sabagat nung unang mga panahon, ilang centuries na o ang nakakaraan, ay ito yung mga talagang napakamahal. Kaya ngayon ito yung priceless talaga. Ito yung tinatawag na tabernacle. So, tayo ay yeah.
So kinakailangan tayo magbow, mag-genuflect, kinakailangan tayo ilumuhod at magdasal. Dito sa tabernacle, alam naman natin, andito ang mga Blessed Sacrament. Dito yung consecrated host, yung body of Christ. Kaya talagang lahat, kahit anong tao, kahit sinong tao, hari, presidente, anumang klaseng tao, luluhod. Sabi nga, every knee must bend before God. So, ang kagandahan nito ay combination of silver and gold. Ito makikita ninyo, ito yung tinatawag ng mga priceless. Hanggang doon sa itaas. Pero, kita ninyo, pakita natin dito yung mga, kita ninyo, talagang very detailed ang silver plated niya. So, talagang ito yung sinasabing mga priceless. Okay. Yan. Maganda yan. Idol, mga kapatid, napakaganda. Talagang ito yung one of a kind. Tingnan ninyo yung ceiling. Ito yung ilang daang taon na painting o parang ceiling. Ito yung original. Yung makikita niyo natin dito, yung mga ba't ibang kulay ng stola. Pre, pag ang stola ay violet, siyempre ito yung pang Advent or pang Quaresma. Kapag naman pula, dito ay kapag may pesta, may martir, o kaya ay pesta ng apostoles. At ginagamit ang mga puti naman, yun yung muling pagkabuhay, the Easter Sunday, at mga susunod na mga linggo. So, yan. Ito yung mga gamit ng pari. Yan, diba? So, kung ang tanong ay, pinapawisan ako. Yung tanong na, nasan ba yung lago? Saan tunay ba, Father, yung tunnel? Actually, hindi ko rin kayang sagutin, pero may nakita tayo dito na sinasabi ng marami na ito daw yung tunnel, simula ng tunnel. Medyo makakatakot. Kasi ito'y sikreto o alamat, pero hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung tunay kung may tunnel baga o wala. Pero kita ko, madilim, at siguradong ito yung simula ng tunnel papunta sa labak. Tingnan mo. Tingnan ninyo. Amazing! Kita niyo na, kakaiba talaga. Talagang walang katulad ang simbahan ng Taal Basilica. Talagang pwedeng ipagmalaki worldwide. Kaya tamang-tama, ito'y simula pa lamang ng pagtuklas natin sa mga yaman ng ating simbahan. At samahan niyo ako sa susunod. Meron tayong papasyalan. At medyo kakaiba ito sapagkat ito'y isa sa mga Marian Sanctuary ng ating Archdiocese of Lipa dito sa probinsya ng Batangas. Ano yun? Abangan. Siyempre, matutuwa pa rin kayo sapagkat hindi lamang simbahan. Kung hindi ang kalikasan, tutunghayan natin. Sapagkat sabi nga, kapag naramdaman natin ang kagandahan ng kalikasan, maranasan din natin ang presensya ng Panginoon. Let's go! Mga KLG! KLG, looking good! Mga likha ng Diyos! Come on!